Ngayon guys ay kukuha ako ng feeds pagkain sa aking alagang mga manok. At ito na yung mga alaga ko na nag-aabang na sa akin dito sa pituan. Alam nila kung ano yung schedule na papakainin sila, kaya inaabangan na nila ako. Ganito katakaw ang mga manok na to pag feeds ang ipapakain sa kanila. Nag-aagawan sila sa feeds at normal lang na mag-aagawan sila sa kanilang pagkain, lalo na kung nagugustuhan nila ang pinapakain sa kanila. Kapag ganito guys ay hindi advisable ang ganitong pagpapakain, dahil hindi lahat ang makakain, lalo na kapag inaaway yung isa. Kasi itong mga manok parang may kinikilala silang leader, at kapag sa pagkainan na ay mauna talaga yung leader nila at aagawan pa sila ng pagkain. Kaya ang ganitong pagpapakain ay hindi advisable. Kung makikita ninyo sa video, di talaga makakain yung iba. Yung iba kasi inaagawan ng pagkain. Pwede naman ganito yung pagpapakain natin. Basta ihiwalay natin yung paghagis ng pagkain doon sa iba na inaagawan ng pagkain o hindi nakakain. Ang ganitong klase ng mga manok ay hindi lugi kung mag-aalaga tayo, dahil madali lang po itong palakihin at hindi pihikan o namimili ng pagkain. At isa pa sa kagandahan sa mga manok na to ay hindi na kailangan painumin ng vitamins, kasi malakas ang immune system nila. Hindi po panari o panabong tong mga alaga namin. Ito po ay pangkatay lamang kapag walang ulam. Mas mabuti na yung may mga alaga tayong manok, para kapag walang ulam ay may maulam tayo. No choice talaga tong mga manok na to. Talagang pangulam lang sila. Comment kayo guys kung meron ba kayong alagang mga manok, at ganito ba yung mga alaga ninyo. Itong mga manok namin ay asil at shamo ang lahi, at marami ito dito sa Mindanao area. Iwan ko lang kung sa Luzon at Visayas area ay may ganitong klase ng mga manok. So maraming salamat guys sa inyong panonood sa aking video. Please subscribe po para naman po ay mag-grow tong channel ko. Thanks in advance. God bless po.